Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Saan po yung nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Yung mga nagpaiwan. We have the King of Wands. Ayan. So, this is your energy, Aries. Kaya ang karamihan sa inyo dito, you know, maybe you are a leader, no? Maaring isa kang boss na sa trabaho, maaring nasa isang mataas na position ka sa trabaho, maaring nasa managerial position na kayo, no? Sa ngayon. Maaari din na kung hindi naman ganun ang sitwasyon for others of you, maybe you will be promoted to a leadership role. Maaring ganun ang ganap dito for some of you. Maybe ang iba din sa inyo dito is planning to put up your own business. Home-based business, online business, maaring ganun, no? You are embracing entrepreneurship dito for some of you, Aries. You are the kind of person, no, na talagang magtatagumpay kayo sa kung ano man ang inyong gagawin, because meron kayong meron kayong go-getter attitude, kumbaga, no, kung ano yung iniisip ninyo, kung ano yung ini-envision. Kung ano yung ina-envision ninyo for yourself, you are going to do anything and everything in your power para mangyari yon, para makuha ninyo yon, para magawa ninyo yon, you know, Aries. So, ganun ang ganap dito for most of you. You are very magnetic. Meron kang charm, no, na talagang nag-a-attract ka ng tao towards you, na kahit hindi ka humingi ng tulong, there are people that are going to approach you para tulungan ka, magsabi sa'yo, initiate ng tulong, yung mga ganun, ng suporta, no? We have Ace of Swords. This is beautiful because there is clarity coming in, no? Maybe you are seeking for clarity, for enlightenment, for direction at this time. Maaaring regarding yan sa mga sitwasyon ninyo sa buhay sa ngayon. Maybe you are experiencing some kind of difficulty in your life, in some areas of life, na maaaring hindi ka makamove forward, hindi ka makausad, because maaaring hindi klarado sa'yo ang inyong sitwasyon. Maybe you don't get the truth of your situation yet sa ngayon, kaya maaaring nagsisik ka for guidance, nagsisik ka for clarity, yung mga ganon, no? But, mapagtatagumpayan mo ito, Aries, kasi, di ba, meron kang go-getter attitude, kaya, kung ang ine-envision mo dito is masolusyonan mo agad ang problema mo as soon as possible, magagawa ninyo yan. Kayang-kaya ninyo yan. Aside from that, there is, parating sa inyo talaga na maaring, epiphanies, maaring may parating na enlightenment, na kaliwanagan sa inyong isipan, kaya magkakaroon kayo dito ng clear direction of where you are heading, on how you're going to navigate your default situation, yung mga ganon, ano? There's going to be new opportunities dito na parating sa inyo, at yun ang magbibigay ng daan, or yun ang magbubukas ng bagong pinto para sa inyo, at malalampasan ninyo kung ano man yung mga challenging situation na to, or difficult situations na maaaring pinagdadaanan ng iba sa inyo dito. You'll be able to claim your victory dito, Aries. Mapagtatagumpayan ninyo kung ano man yung mga difficult situations na pinagdadaanan ninyo sa ngayon. We have Chariot energy. Ayan. So, si Chariot naman, you are really going for whatever you are envisioning for yourself. Kung ano talaga yung goal ninyo sa ngayon, papunta kayo doon, ano? You have a clear direction na sa ngayon. Magkakaroon, with the Ace of Swords, talaga makukuha ninyong clarity and enlightenment that you need right now. Kaya malilinawan na sa isip ninyo kung saan kayo patungo, kung anong klaseng opportunity ang i-grab ninyo, yung ganon. Kaya magiging, in the end, you will be able to see the path na patutunguhan ninyo sa ngayon. Where you are heading, you will be, you will have that clear direction, you'll be able to be,
managing your situation sa ngayon na talagang sa kakaayos, no? Yun ang gusto ninyo, yung maayos agad, makuha ninyo agad kung ano yung ine-envision ninyo dito. So papairali ninyo dito yung inyong disiplina, determination, focus, yung ganun. So you will be laser focused dito sa kung saan kayo papunta, kung ano yung goal ninyo dito. So we have temperance energy. This is asking you to be patient, no? Sa lahat ng pangyayaring ito sa inyo, just be patient. Kasi alam naman natin na yung mga bagay sa buhay natin nangyayari according to the divine order and timing. Kaya kahit anong pilit natin, kahit anong insist natin, kahit anong push natin sa mga bagay na gusto nating mangyari, if it's not meant to happen, if it's not for our highest good, hindi talaga yun ibibigay sa atin. Ano? Kaya napakahalaga na makinig kayo lagi sa iyong intuition. Kasi lagi kayong gagabayan ng Divine Universe on what you are going to do, on where you are heading. No? Kaya at the same time, magpasensya tayo. Magpasensya kung ang mga gusto natin hindi nag-unfold sa timing natin, just wait, no? Just continue to persevere, just continue to work on it, kung ano man ang gusto ninyo. Kasi if it's really meant for you, it will unfold right before your eyes. Kaya nga, kailangan nating makinig lagi sa ating intuition, dahil yung intuition natin will be sending us signals kung nasa tama kang direction, nasa tama kang daan, kung tama yung ginagawa mo, diba? Kaya makakagalaw ka ng accordingly doon sa kung saan ka dapat na makarating if you are really tuning in to your intuition. Kasi gagabayan ka nun. Ipapakita sa'yo kung saan ka dapat. Okay? So, good luck, Aries. And that's enough for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa start tayo. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe for Leo. We have this is the Nine of Wands. Ayan. So, this is about, perseverance, no? Maaring ang iba sa inyo dito, Leo, pinaghihinaan na ng loob, no? Maaring meron kayong mga gustong marating, gustong ma-achieve, pero despite all your efforts, siguro parang napapansin ninyo, parang tagal na ang layo na nilakbay ko, pero parang hindi ko pa nakikita yung tagumpay, kumbaga. Pero kapag dumating ito sa reading ninyo, ibig sabihin nito na nalalapit na ang inyong tagumpay, Leo. Nine of Wands na tayo, yung next level nito is Ten of Wands we're in. Doon na ninyo makukuha yung inyong tagumpay. Doon na ninyo makukuha kung ano man yung success na para sa inyo. Kaya just keep persevering, huwag kayong sumuko. Kahit may mga challenges dito na na-encounter kayo along your journey, don't give up. No, there's no room for giving up dito sa kung ano man ang journey ninyo. Ipagpatuloy nyo lang kung ano ang inyong ginagawa. Lagi lang kayong makinig sa inyong intuition because that is going to lead you to where you need to be. No? Papakita niya ng tamang daan sa inyo kung saan kayo papunta, kung papaano ninyo i-continue yung inyong journey. Kaya napakahalagang lagi kayong mag-tune in sa iyong intuition. Sometimes, sa journey natin, may mga humps and bumps tayo na nararanasan. May mga challenging situations tayo na nai-encounter. But you know what? Those are just sometimes test of faith. Kung hanggang saan ang perseverance ninyo, kung saan ang pagsisikap ninyo, kung gaano kayo naniniwala sa Divine Universe, na alam mo yon, yung faith ninyo na saan man kayo makarating, saan man kayo patungo, gagabayan kayo, tutulungan kayo, yung mga ganon. Kaya sometimes, kailangan lang din natin na makinig lang tayo sa gabay ng Divine Universe dahil idadalhin tayo niya kung saan tayo dapat, no? Kung saan tayo dapat pumunta, kung ano ang dapat nating marating. Kaya yung mga challenges na yan, you will definitely get around that. You will definitely find solutions to the problems na nag-arise along your journey. Ang napakahalaga,
keep your hope and faith alive. Keep persevering and never give up. No, giving up is not an option sa buhay. No, Leo, habang may pag-asa, ay habang may buhay, may pag-asa, hindi ba? So we have 5 of Cups. Ayan. So some of you may have lost something or may have lost someone dito. Maaring kung ang iba sa inyo dito, maybe you have lost someone, a loved one, a friend, or kung sino man, maybe nag-passed on the other side na ang iba. You know, dito, ang ibang case sa inyo dito, maaring ganun ang grief, ang sorrow na pinagdadaanan. Maari din ang iba sa inyo dito have lost someone in separation. Maaring may break up, may merong broken relationship. Maaring ganun ang mga pinagdadaanan ng iba sa inyo dito. Maaari din na missed opportunity ito for some of you. Maaring ganun. Maaring meron kayong mga disappointment, meron kayong mga relationship problems, or maaring ang iba sa inyo may pero pinagdadaanan ng despair dahil feeling siguro ng iba sa inyo ang haba na nanilakbay ninyo pero hindi pa rin ninyo nakukuha kung ano ang bunga nito, or hindi pa ninyo nakukuha yung return of investment ninyo dito, Leo, no? So, posibleng ganun ang sitwasyon dito ng iba sa inyo. But you know what, Leo, ang advice sa inyo dito ng 5 of Cups energy, not everything is lost. Hindi naman lahat nawala sa inyo. Kaya ang pukaw sa inyo dito is kung ano yung meron kayo sa ngayon, yun na lang ang pag-focus sa ninyo, no? Yun na lang ang pag-focus sa ninyo. Because let's say, for example, this is a missed opportunity. You know, ibig sabihin lang niyan, hindi yan para sa'yo. It's either hindi yan para sa'yo at all, or maybe hindi yan para sa'yo at this time. Kasi sometimes, off timing lang ang ganap, diba? Sometimes, may mga nangyayari na talagang wrong timing. Wrong timing pa. Kaya hindi talaga yan mapapa sa'yo. So, maaaring gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. So, in that case, you know, isipin na lang natin lagi, Leo, na kung ano ang para sa atin, dadating at dadating yan in God's perfect timing. Diba? Always remember that divine timing is never late. It's always on time. It's always coming sa tamang panahon. It's never late, it's never early. Diba? Kaya kung hindi pa yan ang para sa'yo, kung hindi pa right timing, no, na dumating yan sa'yo or mangyari sa'yo ang isang bagay, it's not going to happen talaga. Kaya, let's just focus on what we have right now. Let's focus on what we are receiving right now at this moment, at kung ano yung wala sa atin, wag na muna nating isipin. We can work on it para makuha natin yan. We can persevere on working on it. Pakinggan natin ang intuition natin dahil bibigyan din naman tayo ng signal niyan kung ano ang kailangan natin gawin, kung ano ang kailangan natin pag-focusan, hindi ba? Okay? So, what else? We have 4 of Wands. This is a celebratory energy. Kaya maaring may tagumpay kayo dito na makukuha. Maaring si 9 of Wands, no, maaring isang kembot na lang talaga nito. Maaring hindi na to matagal na paghihintay pa ang mangyayari sa inyo. At maa-achieve nyo na kung ano man yung gusto ninyong ma-achieve dito. Maaring ganun ang magiging sitwasyon dito. Kaya may isa-celebrate na kayo. That could be one of the reasons of the celebration na gagawin ninyo dito, no? So mag-enjoy ka. You're going to celebrate, and you're going to acknowledge that blessing at, you know, be grateful. No, be grateful. Maari din ang celebration na to could be wedding. No, maaring merong kasalang magaganap dito for some of you, or maybe may engagement. If not ikaw yung mai-engage or ikakasal, maaring maimbitahan ka dito ng inyong mga kapamilya, kaibigan, or kung sino man na magse-celebrate ng kanilang marriage or magpapakasal na, or mai-engage na, no? So there could be gathering dito, social gathering na maaring maganap, no? Could be family reunion, or maybe ano din, reunion with friends, no? Maaring ganun din na magaganap dito for some of you.
Hermit energy, this is an invitation for some of you, Leo, na magmuni-muni kayo. This is what maybe you need right now, lalo-lalo na kung ang sitwasyon ninyo is related to Five of Cups energy and Nine of Wands energy. Kasi maaaring kailangan talaga ninyo na mag-reflect on the things that are happening around you. Sa ngayon, mag-introspection kayo, kailangan ninyo na mag-tune in then sa inyong higher consciousness, sa inyong soul, mag-reconnect kayo with your soul. Kasi maaring sa sobrang kabisihan ninyo, sa sobrang dami ninyong ginagawa, inaasikaso, parang na-neglect na ninyo ang sarili ninyo. Kaya, iniimbitahan kayo dito ng Hermit Energy na mag-solitude kayo, mag-reflection mode kayo, mag-introspection kayo so that malinawan ang inyong kaisipan, magkaroon kayo ng pagkakataon na makapakinig sa sasabihin ng soul ninyo, ng sarili ninyo so that you will be guided accordingly of what you are going to do next. So good luck, Leo, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Sag ay Five of Pentacles. Ayan. So, some of you, siguro dito, merong issue regarding money, with your finances or trabaho, karera, maaring ganun, ano? There could be a kabawasan sa mga perang nare-receive ninyo, kabawasan sa inyong nare-receive na money regularly, maaring ganun. It's because siguro maaring meron kayong unexpected na expenditures, may hindi kayo inaasahan na pagkakagastusan, maaring ganun din, kaya namumroblema sa pera ang iba. Maari din na na-lay off ang iba sa trabaho, maaring natapos ang kontrata sa trabaho early, kaya hindi ninyo napaghandaan, maaring ganun. Maari din na may mga bills kayo na bayaran, malalaking amount siguro na due date sa ngayon, kaya feeling ninyo, alam mo yun, yung hirap kayo kasi maaring hindi kayo handa pa sa pambayad, maaring ganoon ang sitwasyon dito ng iba sa inyo, Sagittarius, ano? But this is five, no? This is five. This is Five of Pentacles and five resonates with change. Kaya huwag kayong mag-alala. Okay? Kapit lang kayo. Just keep your hope and faith alive. Dahil pasasaan ba at makakahanap kayo ng solusyon sa inyong mga problema sa ngayon. Okay? Lalo-lalo na kung yan ay related sa inyong pangkaperahan. You may need then dito to approach people na maaaring makatulong sa inyo. Maaaring kailangan ninyong gawin yan. If you feel like meron kayong mahihiraman, then go for it, di ba? Otherwise, you know, magdasal at magdasal kayo because God never sleeps, di ba? Hindi natutulog ang Diyos kapag nagdadasal kayo, kapag nagpa-positive mindset kayo, positive thoughts lang ang iniisip ninyo, you know, you would be able to attract what you need. Makaka-attract kayo ng positivity dito and, you know, kung anong kailangan ninyo, maaaring yan ay sumulpot na lang sa inyong harapan. So just keep on praying, don't lose hope, don't despair, just keep on praying and ask for, diba, for help from the divine. Kasi diba, ang Panginoon, sinasagot ang mga dasal natin, lagi siyang nakikinig sa mga dasal natin. And if you are really sincere of asking for help, God will send you someone, no? Will send you help through other people. Kasi gano'n naman, di ba, ang Panginoon nagsumasagot or sinasagot ang mga dasal natin through channel, di ba? Nagpapadala sa atin ng mga tao na makakatulong sa atin, makakapaghatid sa atin ng opportunities, makakapaghatid sa atin ng kung ano man ang kailangan natin. Okay? So, we have the Hermit energy in reverse. Kaya maaring ang ganap dito ng iba sa inyo, Sagittarius, nalulungkot, no? Maaring nalulungkot kayo, maybe you're all alone and lonely. Maaring ganon. Maari din na
merong restrictive energy dito na nasa paligid ninyo, kaya parang ang iba siguro sa inyo, gusto ninyong makipag-socialize, gusto ninyong lumabas, gusto ninyong makapag-usap, pero maaaring merong nagbabawal sa inyo. Or maybe you are being prevented by something, diba? For some reason, maaaring natatakot kayo, maaaring nagsa-self-doubt ang iba sa inyo, kaya hindi kayo makalabas, or hindi kayo magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa ibang tao para humingi ng tulong. So, maaaring ganun ang ganap dito for some of you. So, we have the moon energy. Ayan. So, malabo ang sitwasyon ni Sagittarius. Malabo ang isip, malabo ang... Kaya siguro din, ano, parang nababalot kayo ng negative energy dito pagdating sa Earth, sa Five of Pentacles energy. It's because siguro you don't even know what is happening na sa buhay ninyo. Kaya maaaring nalilito na kayo't lahat, 'di ba? Kaya ang napaka-importante dito sa inyo tanggalin ninyo yung negative thoughts, negative feelings ninyo. Yung mga negative energy na 'yan, let them go. Okay? Kasi yan ang magpapagulo pa sa isip ninyo. Yan ang magpapagulo pa, magpapahirap pa sa inyong sitwasyon. Kaya might as well, let it go. I-transmute ninyo yan as much as possible into positive thoughts, positive attitude, mag-positive mindset kayo. Okay? So, what else for Sag? We have Four of Cups. Ayan. So, mayroong mga ano talaga, boredom din, no? Na nararamdaman ng iba sa inyo sa ngayon. Maari talaga na ang iba sa inyo dito is feeling depressed. Maaring may anxiety talaga nararamdaman ng iba. That can be caused pa rin ng Five of Pentacles energy dito sa Sagittarius. Maaring parang naano talaga kayo, na may discomfort talaga kayo na nararanasan ngayon, na nararamdaman din sa dibdib ninyo because of the situation dito sa finances ninyo. So maaring nadidepress ang iba sa inyo, maaring meron talaga kayong despair din siguro na nararamdaman, nabubor, or maaring nawawala ng gana sa ngayon, no, sa buhay or sa mga sitwasyon ninyo sa ngayon. Kaya iniimbitahan kayo dito ng Four of Cups energy na baguhin ninyo muna yung ano ninyo, yung nararamdaman ninyo ngayon. Kasi parang very low vibration ang nararamdaman ninyo ngayon, Sagittarius. At merong offer dito na kumakatok na sa buhay ninyo. And maaaring hindi ninyo yan napapansin because you are so focused on the depression, focused on the anxiety. Maaaring nandun ang isip talaga ninyo, no? Na nalulungkot kayo or nabubore kayo or may disappointment kayo na nararamdaman sa ngayon because of what is happening sa buhay ninyo. Pero, di ba, pag may pintong nagsasara, hindi ba? Lagi at laging merong magbubukas na bago. Kaya maaring ganun ang sitwasyon ninyo sa ngayon, Sag, no? So, dito sa Four of Cups energy, inanyayahan kayo dito na buksan ninyo ang inyong sarili, buksan ninyo ang inyong isipan, ang inyong mga mata, ang inyong mga tenga, because there is an opportunity knocking on your door sa ngayon. And you never know, Sagittarius, na ang opportunity na to, ito yung magiging kasagutan dito sa financial hardship or financial difficulty na nararanasan ninyo, no? Kaya open your eyes, heads up ito para sa inyo. Open your eyes, open yourself, open your ears, no, para sa mga opportunities and possibilities that are knocking on your door, dahil yun na ang magpapaliwanag muli ng inyong buhay, di ba? So good luck, Sag, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.